Bagulan na kaya kaliwat ka na naman ang mga pagbaha. Pero sabi ng MMDA, huwag mag-alala, relax lang. Dahil maraming station na raw o pumping stations ang nasa kondisyon para mapabilis na pababain ang tubig baha. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Cesar Cacnio. Pops, halos araw-araw na ang pag-ulan at kaakibat nito ang pagbaha. Pero handa raw dyan ang MMDA at DPWH. Mayroon 71 operational pumping stations ang MMDA at DPWH na nakakalat sa Metro Manila. Ang ilan, dikit-dikit pa. Depende kung bahain ang lugar tuwing maulan. Sabi pa ng MMDA, karamihan sa pumping stations ngayon ay newly renovated na ginastosan na nasa 800 million pesos kada isa. Expect nyo yung kahandaan namin sa paglaban sa pagbaha sa Metro Manila. Ang Vitas Pumping Station dito sa Tondo, Maynila, isa sa pinakamalaking pumping station sa Metro Manila. Naabutan pa nating nag-ooperate. Kapag ganitong tag-ulan ay laging magpapaandar na kami ng bomba para yung mga tubig sa estero may lagi naming mapanatiling mababa. Umulan man daw o umaraw, tuloy ang operasyon. Pero mas alisto raw sila ngayong tag-ulan. Aabot din daw sa 800 tonelada ng basura ang nahahakot ng pumping stations araw-araw. Pero paglilinaw ng MMDA, hindi ibig sabihin gumagana. Ang pumping stations ay hindi magbabaha sa mabababang lugar. Ang siste, mabilis na raw itong huhupa at hindi na magtatagal ang baha. Siguro mga kakalahating araw o mga 2 hours na lang mano kasi sa laki ng increase ng capacity no itong mga nirehab na pumping station. Bagay na sinigundahan din ng mga residente dito sa Tondo na madalas makaranas ng baha. Bumaba naman siya, hindi na gano'ng kataas. Talagang dati, bumaba siya hanggang bewang. Magmula na magkaroon ng pumping station, hindi na bumabaha rito. Pero paalala ng MMDA, ay iwasan lang yung pagtapon ng basura kasi ito ang pinakamalaking sagabal sa operation namin. Kasi ever since yun ang nagiging problema natin sa pagbaha. Mga Pops, bago man at may kabilisan ang mga makina na ginagamit sa pumping stations kontra baha, tandaan na maging disiplinado pa rin sa pagtatapon ng basura. Mobile Journal, Cesar Cacnio po, hatid ang mukha ng balita.